Ristich swatted by Zimmerman. Seegers. Zimmerman runs the floor and finishes for the run and rebels. Serbia on the zone off that inbound. Sayang. There you go. There you go. Hey, that was in. Wasn't that in already? The read. Rejected by Soto. Isa na namang kagulat-gulat na araw sa inyong lahat. The long wait is almost over. Ilang tulog na lang, NBA Blitz game na at dito natin first time masisilayan ang actual development ni Kai Soto in an actual game. And we will try our best to bring every action straight to your gadgets. And because we know na hindi natin familiar lahat ang mga players na makakatapat ni Kai Soto sa NBL Australia, ay minabuti natin na isa-isahin ang mga possible matchups ni Kai Soto sa center and forward spot. On November 14 ay makakatapat ni Kai Soto ang Cairns Taipans sa isang preseason game at makakatapat niya hindi lang isa kundi dalawang former NBA players in the person of Nathan Jaway and Stephen Zimmerman. Kakayanin kaya ni Kai Soto ang dalawang former NBA players? Well, sa video ito ay mag-focus tayo kay Stephen Zimmerman at sa mga gusto makakakilala kay Nathan Jaway ay you can watch it in our previous video. But before that ay meron po tayong giveaway. We only need a few more steps to reach the goal we've been aspiring for. Kagulators, we're almost 100,000 subscribers. We would like to express our heartfelt gratitude to each and every one of you because this would not have been possible without your unwavering support for our channel. When we reach 100,000 subscribers, we will give away a brand new iPad. Once again, a brand new iPad. We're almost there and time is running out, so don't skip this fantastic opportunity. All you need to do is to subscribe to this channel, like this video, press the notification bell, and share it with your family and friends on various social media platforms. Once again, thank you very much for your love and support, mga kagulators. It's an honor to be able to bring 100,000 smiles to our idol's success on this journey. Don't ever miss out this very wonderful chance. Ilang tulog na lang at magsisimula na ang preseason games ng NBL Australia ngayong November 14. And finally, makikita na natin si Kai Soto playing with the Adelaide 36ers uniform for the first time and it is expected na dudumugin ang lahat ng mga playing avenues every time maglararo si Kai Soto. In fact, ayon sa reports, ay sold out na raw ang lahat ng games sa Blitz game. Hopefully ay merong TV coverage sa lahat ng mga games ni Kai Soto dito sa Pilipinas. Dahil let's face it, hindi lahat ang merong fast internet connections at hindi lahat makaka-afford subscribing sa mga streaming sites. In behalf of the Filipino basketball fans, we are appealing sa pamunuan ng NBL Australia na sana merong free live streaming at merong TV coverage dito sa Pilipinas sa free TV. Sa unang laro pa lang ni Kai Soto, ay masusubukan na siya ng Cairns Taipans dahil sa kanilang strong front court with two former NBA players manning the slot. For one, nandiyan ang former Orlando player na si Stephen Zimmerman na isang legit talent galing sa NBA who will play as an import para sa Cairns Taipans. He is a legit 7-footer according sa ating research, although meron rin mga nagsasabing 6'11 lamang siya. But yet, being a former NBA player at napakapata pa niya will give Kai Soto a difficult time once magtatagpo na kanilang landas. Ang tanong, kaya ba ni Kai Soto ang very talented and very skilled 7-footer na si Stephen Zimmerman? Well, let's take a closer look kung papaano maglaro ito si Stephen Zimmerman. Zimmerman is not your traditional type of a big man. Isang modern center itong si Stephen Zimmerman at grabe ang mga galaw. He is too versatile at grabe ang kanyang skills and talent.
he can put the ball on the floor and he's a great passing big man. Parang merong similarities ang kanilang laro ni Kai Sota and he can really fly if given the chance. Stephen Zimmerman is a great shot blocker dahil sa kanyang napakataas na jumping ability and he can also drain the mid-range jumpers with ease. And in terms of speed and quickness ay grabe ang kanyang bilis at siguradong mahihirapan sa matchup na ito si Kai Sota. But if there is one glaring advantage na meron si Kai Sota ay ito ay ang kanyang height. Isang napakalaking mismatch dahil isang legit 7'3 player si Kai Sota. Samantalang 7 flat lang ito si Stephen Zimmerman and in other accounts ay meron pa nga nag-claim na isang 6'11 lang ito si Zimmerman. So if that is the case, ay mismatch talaga sa height. In terms of skills and basketball talent, ay siguro parehas lang sila ni Kai Sota na napaka-similar ng kanilang skill sets. And this is a very interesting matchup para kay Kai Sota dahil isang legit NBA player itong si Stephen Zimmerman who plays as an import para sa Cairns Taipans. So in terms of experience, ay napakalaking mismatch ito in favor of Stephen Zimmerman dahil meron ng NBA experience at isa pang former NBA G League player itong si Stephen Zimmerman and considered journeyman dahil napakaraming liga na kanyang nalaroan including the very tough Polish League. To give us an idea kung gaano kagaling itong si Stephen Zimmerman, isang taon lang siya nag-college and he jumped straight to the NBA after his freshman year at UNLV. Sa kanyang first year sa USNCAA ay nakapaglaro siya ng total 26 games and he started in all but 2 games averaging almost 11 points and team high 9 rebounds. Siya pa ang leading shot blocker ng kanyang team in just 26 minutes of playing time. And the time in terms of potential ay napakataas ng expectations sa kanya ng mga NBA teams. Pakitang-kita naman the way he played na talagang namang napaka-versatile and multi-skilled. But we never know what transpired sa kanyang NBA career dahil hindi masyadong lumabas ang kanyang skills sa NBA, playing only 18 games and averaging dismal 1.2 points per game. But still, kahit na sabihin natin hindi maganda ang kanyang NBA stint, Stephen Zimmerman remains to be one of the best big men sa NBL Australia dahil sa kanyang kakaibang skill set. He is a modern big man and like Kai Sota, pareho silang merong magandang court vision and passing ability. But the biggest question mark here sa match-up between Kai Sota and Stephen Zimmerman, if kakayanin ba ni Kai Sota ang bilis ni Zimmerman na mukhang napakabilis ni Zimmerman considering na isang 7-footer ito. If makakasabay si Kai Sota sa bilis ni Zimmerman, then siguradong i-dominate ni Kai Sota ang kanilang matchup dahil in terms of strength and power ay hindi naman masyadong bulky itong si Zimmerman di katulad ng teammate niya na si Nathan Jaway na napakalaki ng katawan. In other words, ay napaka-interesting ng matchup na ito dahil very skilled silang dalawa at isang NBA veteran pa si Zimmerman. But I'm not concerned at all dahil alam naman natin kung gaano kagaling si Kai Sota and he has proven time and again na kaya niyang lampasan ang anumang pagsubok na dadaan sa kanyang buhay. Mismatch man or hindi, naniniwala pa rin tayo na gugulatin ni Kai Sota si Stephen Zimmerman. At huwag magpahuli dahil baka magugulat na lang kayo sa mga bagong balita. At kung nagugustuhan niyo ang ating channel ay huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button at pati na rin ang notification bell upang updated kayo sa mga nakakagulat na balita. Salamat and see you around! Ilang tulog na lang at magsisimula na ang preseason games ng NBL Australia ngayong November 14. And finally, makikita na natin si Kai Sota playing with the Adelaide 36ers uniform for the first time and he is expected to draw not just the crowd but also the defense from the opposing teams. At dahil karamihan sa mga Pinoy ay hindi pa masyado familiar sa mga players na makakatapat ni Kai Sota sa NBL Australia, ay minabuti na nating isa-isahin ang bawat team na makakatapat ni Kai Sota at ang possible matchup niya pagdating ng laban. First off the bat ay ang game ni Kai Sota against Cairns Taipans na kung saan makakatapat niya ang dalawang former NBA players na mga big men in the persons of Nathan Jaway and Stephen Zimmerman, parehong legit NBA players at pareho silang 41st pick overall sa NBA draft.
Pero sa videong ito ay mag-focus muna tayo kay Nathan Jaway na isang indigenous Australian at kilala noon sa NBA bilang Aussie Shaq or Baby Shaq. Dahil sa kanilang similarity sa looks and frame at higit sa lahat the way he plays ay talagang parang Shaquille O'Neal clone ang laro nitong si Nathan Jaway. Kakayanin kaya ni Kai Sapa si Nathan Jaway sa pagtatapat nila sa Blitz game ngayong November 14? Well, let's take a closer look the way he plays. Alam naman natin kung gaano kagaling and talented si Kai Sapa at kahit ang kanyang mga kakampi led by Isaac Humphries ay nagbitiw na ng mga salita na marami rang pahihirapan si Kai Sapa sa pagbubukas ng NBL season. At dahil dyan, kampante tayo na kakayanin ni Kai Sapa ang booking center ng Cairns Taipans dahil isang mismatch ito in terms of height. Napakalaki ng agwat sa kanilang height dahil isang legit 7'3 si Kai Sapa at si Nathan Jaway naman ay isa lamang 6'10. At ang 5 inches difference will be tallying when they finally face each other. Masyadong mismatch talaga in terms of height, although hindi naman exclusive na kasalalay sa height ang labanan. In terms of experience naman, ay mismatch ang tapatang ito in favor of Nathan Jaway dahil nasa middle 30s na si Nathan Jaway at meron pa itong NBA experience, not to mention his experience playing sa NBA Developmental League sa Europe and he is a veteran sa NBL Australia. In fact, naging Rookie of the Year pa itong si Baby Shaq sa NBL Australia noon. So in terms of talent naman, ay hindi matatawaran ang basketball skills ni Nathan Jaway dahil he is a tried and tested player na sa NBL. But looking at his statistics ay mukhang hindi naman heavy scorer itong si Nathan Jaway at hindi rin masyadong monster sa rebounding. And it will add to the advantage in favor of Kai Sapa dahil isang magaling na scorer si Kai Sapa at isa pang great rebounder. Much of it attributed sa kanyang napakatangkad na height at sa kanyang very high basketball IQ.